guys, let's start tayo sa topic natin regarding internal combustion engine. But now, ituturo ko sa inyo kung paano dinidirect itong dual cycle. So which is the combination of gasoline or the auto cycle and then diesel cycle. Okay, so from here, nagbigay ako ng tanong regarding internal combustion engine. So ang given natin is dun sa problem na yun is only RC, RK and then RP. So given natin RC which is equal sa 2.5 and then RP will be equal sa 5.6, then RK which is the compression ratio 15. Okay, so given tayo cutoff ratio, pressure ratio, and then compression ratio. So from this given, hahanapin natin yung PMI, yung tawag, or the pressure mean indicated, or indicated pressure mean. Okay, in the other term. And then, hanapin natin yung efficiency. Okay, efficiency. Efficiency ng dual cycle. Spelling natin. Efficiency number 2. Okay. So, ito, dual cycle yan. So, tatanda natin yung tanong, ha? Dual cycle. So, but here, hindi tayo magkakabisado ng formula kasi medyo mahaba yung formula na ito. But natin kakabisado eh. So, ang gagawin natin, i-derive natin to. So, paano natin i-derive? So, okay. Let's do this now. Okay. So, burahin ko na to. Tanda ko naman yung given. So, ang gawin natin is draw muna tayo ng ano. Okay, ano nga ba yung process ng dual cycle? Ang dual cycle ay combination siya ng gasoline saka gasoline or auto cycle or ano pa ba? Diesel. Okay? Combination siya ng gasoline saka diesel. So, dual is equal sa diesel plus auto. Yung cycle niya, ha? Yung cycle. Okay. So, here, ang processes nito is SB. Okay? So, meron tayong adiabatic compression. So, which is the isentropic constant. Kaso nga, ng compression siya. Here, constant volume, heat addition, and then constant pressure, heat addition, and then isentropic expansion from here. And then, heat rejection at constant volume. Okay? So, i-draw natin yung PV diagram. So, PV diagram yan, ganito lang yan. PV diagram neto. So, start muna tayo dito. From here, so mataas yung volume natin. So from here, kinompress ka. Kinompress. Okay? So nagkaroon ng adiabatic compression or isentropic compression from here. So from point 1 to point 2. And then, after nyan, so extend natin. Medyo ano siya. From here, extend natin dito. Okay? Ito. Okay? And then, after that, nagkaroon tayo ng heat addition. Heat addition dito, pero at constant volume. So, pataas ka dyan. Constant volume from point 2 to point 3. Okay? Then next is nagkaroon ng heat addition at constant pressure. Okay? So, constant pressure. Then next is nagkaroon ka ng expansion. Isentropic expansion from here. Okay, so from 4 to 5. And then, after nyan, syempre, rejection. Babalik siya dun sa unang process. So, panibagong process na siya ulit. So, cycle na siya. Okay, so, ito ay constant volume, heat rejection. Ito naman ay isentropic expansion, isentropic compression. So, from here, itong area na to, area bounded in this closed curve. So, yan yung tinatawag na work net.
Okay? So, syempre, meron tayong, nagkaroon tayo ng work-in saka work-out dito. But in this case, dalawa ang work-in natin. So, may pumasok dito, work-in, and then here, pumasok ulit, so work-in. Okay? Then, after that, syempre, kung may in, merong out. So, dito siya lumabas. So, work out from here. Okay? So, okay, nasolve na natin yung mga, ano, mga component niya using this curve. So, ngayon, i-plot naman natin to. Plot natin to. Okay? So, from here, ang volume pala, volume 3 saka volume 2 ay equal. Kasi parehas lang eh. Tama? PV diagram tayo eh. Nakatingin eh. And then from here, yung volume 5 saka volume 1 equal din pala. Okay? And then, itong volume dito na nag-project sa baba, which is the V4, okay, from this portion to this portion, ito yung tinatawag na pressure ratio. Pressure ratio. Ay, no. Hindi pala pressure ratio. Cut-off ratio. Kasi nasa volume tayo, di ba? Cut-off ratio. So, therefore, ang RC natin, yung malaki over yung maliit na volume. So, therefore, RC natin equivalent sa V4 over V3. Tama? Okay? Then, next. So, sa pressure naman tayo. Okay, from here, from this point to pressure 2, to that pressure 3, ito naman yung tinatawag na RP, or what we call the pressure ratio ng, ano natin, ng dual combustion engine natin, but constant volume siya. So, nanggaling yun dun sa constant volume. Okay? So, ito, and then, after nito, so from this point to this point, corner, so nag-umpisa ka na, nag-compress. So, unang-una pa lang yan, kinompress mo. So, meron kang volume 1, meron kang volume 2. So therefore, ito naman yung tinatawag na RK, or what we call the compression ratio. So, equal yan dun sa malaking volume, V1, over V2. Okay? Malaking volume over yung maliit na volume. Okay. Then next, i-project natin to. Project natin yan dito. So, assume natin, ito ay malaking piston. Malaking piston. Okay, malaking piston siya. Okay, from here. And then, here. So, in this case, anong tawag dito sa portion na to? From V1 to V2. Ito ang tinatawag na volume displacement. Okay, VB. Okay? So, merong mga tira dito na ano, na volume in this portion. So, ano naman tawag dito? Ito yung tinatawag na yung clearance. May clearance ka dito. So, clearance times the VB. Okay? Times the BD. And then, after na, kinompress mo siya. Kinompress mo. So, therefore, pwede pala natin makuha yung, ano, yung BD natin, volume displacement, or the RK, in terms of this BD, and then, clearance. Okay? So, paano yan? Paano yan? So, ganito lang yan. So, RK is equal sa B1 over B2. Eh, ano ba yung B1 natin? Saan ba siya nagsimula? Sabihin ko. So, from here to here. Okay? So, from here to here. So, BB. Sabihin natin, BB yan. Okay? So, B1. So, BD from here. Then, plus this one. So, BDC plus BD. Okay? So, ayan yung B1 natin. So, mula dito, hanggang dito. So, i-add mo yung dalawang yan. So, meron kang CBB. Okay? And then, next.
si V2, saan mo naman siya kukunin? Yung volume dito, yung V2, mula dito hanggang dito, so CVB yan. So CVB. Okay? And then, magpa-factor tong BB. So, ibig sabihin, magka-cancel yan. O cancel, cancel, cancel. So, matitira, RK will be equal sa 1 plus C over C. So, dyan natin nag-relate yung in terms of clearance. Okay? Kung clearance ang given natin. Okay? And then, next is in terms of, ano naman tayo? In terms of TS diagram. Okay? So, TS diagram. Paano natin siya ipa-plot? So, dito muna tayo mag-umpisa. So, mataas ang ano natin, volume. From here, sabi natin mahina. So, mahina. Hindi pa nagkakagulo eh. Kasi, kukompress mo pa lang siya. So, ibig sabihin, ano pa lang, dito pa lang. Sabi natin dito. Okay? So, 1.1 papunta. So, isentropic tayo. So, constant isentropic. So, pataas yan. Okay? Pataas. O, dito. 0.1 to 0.2. So, S is equal sa constant. And then, after that, meron tayong constant volume. So, constant volume, umangat yan. Okay? So, nagkaroon ka ng heat additions. Tumaas yung temperature mo. Tama? Tumaas yung temperature. And then, after that, nagkaroon ulit ng constant pressure. Here. So, tumaas ulit yung temperature mo yan. Okay? So, ito naman ay constant pressure. But here, 3 and then 4. Okay? And then, next, syempre, nagkaroon tayo ng expansion. So, isentropic expansion. So, pababa yan. Pababa. Pababa na rin ito. Pababa. Okay? So, S is equal to constant from 0.4 to 0.5. Okay? And then, next, syempre, nagkaroon tayo ng constant volume heat rejection. So, pabalik yan dun. Okay? So, yan. 0.1 to 0.2. So, BC. So, pinakamataas sa temperature dito sa, ano natin, sa TS diagram, kung tatanong niya sa board exam, syempre yung T4. Kasi, ayan, no? Andito siya, mataas eh. Okay? So, yung pinakamataas na pressure, na ano, na temperature. Okay? And then, the area under this curve, this curve, na naka-enclose, yan ang tinatawag na work unit or what we call the network unit. Okay? And then, saan natin ilalagay yung ano? Yung heat addition or heat in. Heat input. So, heat input natin ang galing dun sa constant volume. So, Q in. Tama? Dito ulit. Q in ulit to. Q in. Dalawang Q in natin. And then, syempre, may rejection tayo tinatawag yan. So, nagkaroon ng rejection. So, therefore, Q out yan. Ito yung Q out. So, therefore, kung pagsasama-samahin pala natin yan, kung gagawa tayong heat ng energy balance dito, yung heat balance, so, from here, iyan natin. Energy in is equal sa energy out. So, kung kukunin natin yung work net, so, work net is equal sa work out minus work in. Okay? Or, kung gawin natin absolute value yan, kasi pwedeng ito kasi mag-ano, so pwede natin baliktarin yan. So, work net is equivalent sa work in or work out. So, pwede tayo mag-positive or negative yan, okay? Absolute value na lang natin. Okay, and then next here, Q in. So, Q net naman. Si Q net naman, ang here, syempre, may dalawang pumasok. So, dalawang pumasok natin. So, ito, dalawa din to. Summation yan, summation yan. Ito, summation din to. Okay, so, pwede yung pagbalik ka rin. Pero, positive dapat ang makukuha kasi absolute yan eh. So, from here, tatawagin naman natin tong Q in minus Q out. Pero ito summation. Okay? Q in minus Q out. Okay. Okay, or
babalitan natin process. So, absolute value yan. Absolute value din to. Absolute value din yan. So, pwedeng Q out minus summation ng Q in. Okay? So, kukunin natin efficiency. So, efficiency will be equal sa, kaya di ba, sabi, work net is equal sa Q in. Okay? Bakit ganun? Eh, pwede rin naman natin sabihin itong Q net. Diba? Kasi nga, itong work net, in terms of work, and then Q net, in terms of heat, will be equal. Okay? Kung gagawa natin siya ng energy balance. So, therefore, Q net, Q in. So, ano ba yung Q net natin? Ito yun, diba? Summation ng Q net. So, summation ng Q net. So, Q net ay Q input, summation, minus Q out. Okay? Over, summation siya. At summation din ito. Okay? Then Q net in. Okay? So, ito yung formula natin sa efficiency. But now, so, nasolve na natin itong mga ano na to. So, in terms of PS diagram. So, ngayon, isasolve naman natin yung mga value ng P niya. Para ma-derive natin yung PMI. Okay, yung PMI na hinahanap saka yung ano, yung efficiency. So, buburahin ko na to. Medyo ano na. Kabisado naman natin yan eh. Kumbaga, alam natin yung process kung paano siya ano eh. So, isasolve natin siya by, ano na, diretso na. Okay? Okay, so, ganun lang yung pag, ano, pag-plot niyan. Eh, medyo ano lang kasi yung ano natin, blackboard. Maliit lang. Okay, simple naman gamitin natin. So, di ba? Isentropic ano tayo? Isentropic compression. So, from the isentropic compression, ano bang process natin? So, isentropic compression, di ba? Tama. So, at point 1 to point 2, so, kuha na kayo, point 1 to point 2, so, kunin natin yung, ano yan, yung in terms of the PVT relationship, plus the PV raised to K is equal sa C. And then, relationship between the combined gas law, which is the PVT is equal to C. So, from here, madi-derive mo yung formula na, madi-derive mo yung formula na, T2 over T1 is equal sa B1 over B2 raised to K minus 1. Then, equal sa P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Okay? So, may napapansin ba kayo dito? Ito, di ba B1 over B2? Ano yan? Yun yung tinatawag na cut-off ratio. Ay, tawag doon, compression ratio. So, from here, pwede natin kunin yung T2. T2 will be equal sa, so transpose na yun dito. So, T1, then RK raised to K minus 1. Okay? Wherein doon sa given na pala natin, hindi ko na ano, hindi ko na sabi siya, wherein yung ano natin, given natin is hot air. So, means, kung hot air, ang K natin is equal sa 1.3. Okay? So, 1.3. Mamaya, iyan natin, susunod natin yan. So, therefore, ito na yung T2 natin. No? Meron tayong value ng T2. Kasi gagamitin natin yan sa pag-derive ng mga ano, formula. Okay? And then next, from point 2 to point 3, which is the constant volume. So, punta ka ulit dun sa ano? Punta ka dun sa PVT relationship ulit. So, cancel to. So, matitira si P saka si temperature. Therefore, meron kang T3 over T2 is equal sa P3 over P2. Which is, ito, ano ba ito? Ano ba itong P3 saka P2 mo? Yan yung tinatawag na pressure ratio. Pressure ratio. So, therefore, T3 will be equal sa T2, which is a value, sa diretso yun natin. Okay, lagay natin dito, equal pala yun sa T2 over RP. Okay, equal yan dito. Okay, so yan, tinanspose ko na yan. Okay, so ito, T2. Okay, so ito pala, equal din yan dito.
So, therefore, T1, so lahat in terms of T1 natin, lalagyan natin. So, T1 R K raised to K minus 1 times RP. Therefore, may na-derive na tayo yung formula, which is in terms of T3. Then, how about naman kapag, ano siya? So, in terms of, dito naman tayo sa pressure. So, at the constant pressure, from point 3, so, ito, point 3, ay point 2 to point 3. Okay? Ito naman, at point 3 to point 4. Point 3 to point 4, at constant pressure siya. So, constant pressure, paano na yan? So, pagaling yan, diba? So, ang mangyayari, meron tayong ano, doon pa ulit sa ano, PVT relationship. So, cancel si pressure, matitira is temperature sa volume. So, therefore, meron kang T4, T3 is equal sa T4 over V3. Okay? Which is, ano nga to? Ano tong V4? V4 saka V3? Or, tong V3 mo equal sa V2? Ano tawag yan? Yan ay yung RC. Tama? RC, which is the cut-off ratio. So, from here, pwede natin masolve, meron tayong T3 in terms of T1. So, lagay natin, T4 will be equal sa, okay, copy natin yan, T1 RK, K minus 1, RP times RC. Okay? So, meron na tayong pang-apat na formula. Then, next, is isentropic expansion. So from the isentropic expansion at 0.4 to 0.5. Okay? So, okay, gamit ko ulit ang PVT relationship. Ito yun, di ba? Kaso palitan mo ng value in terms of 5 and then 4. So palitan natin, T5 over T4 is equal sa B4 over B5. K minus 1 is equal sa P5 over P4 and then K minus 1 over K. So, from here, T5 will be equal sa, ito, T4. Tama. So, T1 RK K minus 1 then RP raised to RC times, ito. Itong value na to. But here, ano ba to? Ano ba itong V4 mo sa V5? Wherein yung V5 mo from the dual combustion engine equal sa V1. So, pwede pa natin palitan ito. V1 pala ito. Equal pala yan sa V4 over V1. Tama? V1. Okay. And then next, from here, itong V4 pala, equal pala yan sa ano? Okay, si V4 equal pala yan sa, okay, transpose ko dito, V3 RC. V3 RC over V2. Ay, V1. And then, from point 2 to point 3, equal ang volume 2 sa volume 3. So, ibig sabihin, volume 2 pala to. So, from here, so therefore, ito palang V4 sa V5 equal pala yan sa V2 RC over V1. Wherein, etong B, ano mo, etong B2 over B1 mo, equal yan sa reciprocal ng compression ratio. Okay? Which is equal sa RC over RK. Okay? So, derive na natin. Okay, na-derive na. Okay. So, lagay natin dito, pero naka-raise siya sa K minus 1. Okay? So, here, RC over RK, then K minus 1, and then K minus 1. Here, nirisa natin. So, cancel to. Cancel. Okay? And then, next. So, ito. Pwede natin pag-iwalayin to. Equivalent din yan sa RC raised to K times RC raised to negative 1. Okay? So, ito. Negative 1 exponent. Ito raised to 1. So, cancel yan. Okay? So, therefore, ang matitira mo sa T5, T5 will be equal sa T1 RP then RC raised, okay? So, yan lang pala yun. Okay, so, solve na natin lahat ng T3 ay ng ano, lahat ng value. So,
So, store natin yan dito. Lagay natin yan dito. Okay. So, ito na lang. Summarize na natin siya. Ito yung mga kailangan natin. Which is T1, T2, T2, T3, T4, T5. Okay? So, from here. Okay? So, drawing ulit natin. Maliit nga lang. So, yan. Paganyan. Then, angat. Then, diretso. Then, paganyan. And here. Okay? So, maliit. Hindi makita eh. Okay? Para makita ko lang kung paano siya. Ano. So, okay. So, kukunin na natin yung PMI. PMI ba muna or efficiency? Siyempre, efficiency muna. Mamaya yung PMI. So, efficiency will be equal sa work net over QA. Lagi yan yung formula. Okay? Work net or Q net. Ay, Q in. Tama? Or QA. So, from here, ano ba yung work net natin? So, ano yung work net natin? So, ang mangyayari niyan, pwede rin yan equal sa QA, summation ng QA, plus, minus pala, minus QR, which is the rejection, over summation ng QA. Kasi nga, summation siya, dalawa eh. Dalawa yung dito eh. Merong pa dito pumasok, may pumasok ka dito. So, QA yan, dalawang yan. QA yan. Then, ito naman, QR, lumabas eh. Rejected. Okay, so pwede rin niya mag-equal yan dito kasi dyan tayo kumuha. Pero, ito dapat nasa TS to. So, inano ko lang para mabilis siya, ma-understand lang. Okay, so efficiency will be equal sa, ano yung summation ng QA natin? So, from here, at the constant volume, so ito constant volume kasi paangat, di ba? So, anong formula natin dyan? So, ayan. Constant volume, so therefore, ang Q natin dyan is equal sa MCB. From point 2 to point 3, mataas si 3. So, therefore, T3 minus T2. Tama? Plus, QA natin dito sa constant pressure. So, therefore, at constant pressure, equal sa MCP. MCP at T, mataas si T4, saka T3. Okay, T3. Okay, and then, close natin yan. Then, minus yung QR. Saan yung QR naman ang galing? At 0.5 to 0.1. Therefore, at constant volume siya, heat rejection, kaya minus yung nakalagay dito. Okay, so, lagay natin dito, MCB, T5 minus T1. Okay? Over. Ito, kung ano yung summation mo dito, lagay mo lang dito sa MCB T3 minus T2 plus MCP T4 minus T1 T3. Okay, so ito, magka-cancel itong una, itong una saka yung denominator na ito, ito, yung part na ito. So, magiging ano na lang, result niyan, ganito na lang. So, therefore, 1 minus ito. So, M CB T5 minus T1 over ito MCB T3 minus T2 plus MCP T4 minus T3. Okay? So, ang mangyayari, cancel si M. Pero, napapansin niyo ba itong CP? So, CP, i-convert natin yan in terms of CP. CB. So, alam niyo naman yung formula ng ano, ng adiabatic index or what we call the K. So, K will be equal sa CP over CP. Okay? So, therefore, CP will be equal sa KCB. Okay? So, lagay natin dito. So, i-directa na natin. Okay? So, therefore, magkakaroon ka dito ng CB kasi ito multiply natin yung K. Di ba? Okay? Parehas na. So, cancel na yung MCB. Makakancel yung MCB. Therefore, magkakaroon ka ng 1 minus. So, CB matatanggal. Therefore, T5 minus T1 over, in terms of T na lang siya. Okay? T2 plus T4 minus T3 kaso may K sa loob. Okay? Okay. So, buray natin ulit.
Okay, so ito na siya. Ito na yung summary natin in terms of 2. So gagawin natin lahat yan in terms of T1 para magka-cancel siya. So therefore, in terms of RCRK na siya. So lagay natin. So efficiency minus 1. And then ano yung value ng T5 natin? So lagay natin dito. So T1 RT R series. Okay. Tama? Then minus T1. Okay? Over. Ano itong T3 mo? T3 is equal sa T1 RK raised to K minus 1 and then RP. And then, ano si, ano natin, si T2 equal yan sa T1 RK K minus 1. Okay? Then, close natin yan. In close natin. And then, from here, multiply natin ito sa K. Okay, ano si T4? Medyo mahaba siya. So, T4 will be equal sa T1 RK K minus 1 then RP times RC. Then T3 will be equal sa ito na lang. Medyo mahaba. So RK K minus 1 times RP. Okay? Okay. Then here extend natin dito. So 1 minus therefore ilabas natin yung T1. So T1 will be equal sa RP RC raised to K minus 1. Okay? Over. Mahaba na naman to. Okay? So ito, ipactor out natin yung T1 sa T1 RK raised to K. So from here, T1, so dito lang sa portion na to, so T1, not T1, di ba? So lagay na natin yan dito, T1. Pero RK dito sa labas, so RK K minus 1, then magkakaroon ka dito ng RP minus 1. Tama? So, from this portion only, plus. Okay? Lagay mo yung K. And then, here, so, factor out mo siya dito sa RK RP. So, RK raised to K minus 1 multiplied by RP. Then, meron kang RC dito na, ano, factor. So, RC minus 1. Therefore, cancel to si temperature. So therefore, efficiency will be equal sa RP. Okay? So ito na siya. Cancel na pala yan. Okay? So barahin natin to. Okay na. So cancel na yan. Okay? Okay, cancel na. Ngayon, substitute natin yung mga value. Okay? Yung kanina, yung problem natin. So ang given natin sa RP, RP will be equal sa 5.6 and then RC is equal sa 2.5. And then RK will be 15. Substitute natin. And then K is the hot air. So ano ba yung hot air natin? So iba yan, hindi yan ano, D1.4 ang value niyan. Ang value ng K natin equal sa 1.3. Okay? So ang solve na natin yung ano, efficiency. So 1 minus, so lagay natin dito 5.6 times RC. Lagay natin, RC, anong RC natin? 5.5 raised to 1.3. Minus 1. Minus 1. Dito yan, ha? Over. So, ano yung RK natin? RK will be 15. Raised to 1 minus 1.3 minus 1. So, 0.3. Raised to 0.3. Pero nasa loob yan. Times RP minus 1. So, 4.6 na lang. Tama? Kasi nga, 5.6 minus 1. So, 4.6. Plus, yung K. Ano yung K natin? 1.3 times yung RK. RK will be equal sa 15 raised to 0.3. Talagay natin dito ng parenthesis ulit. And then 0.3. Then multiplied by RP which is 5.6 ulit. Okay. And then multiply natin sa RC which is equal sa ilan na lang yan. So 1.5. Okay. So ngayon solve natin siya. Therefore efficiency will be equal sa so, ano, ito yung sagot. So, ingat lang sa mga parenthesis. So, therefore, ang sagot natin sa efficiency will equal sa, gamitin natin yung blue. So, equal sa 0.51, 50 pala, 0.5016 or 50.16%. So, yan yung efficiency natin. Okay? So, hindi tayo nag-ano, hindi tayo nag-kabisado, dinirate natin. Okay, next is the PMI. So, PMI naman, paano natin siya isa-solve? Pag PMI naman, ang given.
Okay? So, ano lang? Watch this, okay? Okay? So, PMI naman ay isasolve natin ngayon. So, ano ba ibig sabihin ng PMI? Or the pressure mean? Pressure mean will be equal sa average pressure. Kung itatanong nyo yan. Average pressure. But here in the combustion, pressure mean or PMI or pressure mean indicated. So, ito nanggagaling to dun sa engine natin. Tama, kaya pressure indicated. Indicating pressure. So, means sa engine natin ang gagaling yan. Okay, input yan. So, from here, equal yan sa work net over PV. Okay? So, ano ba yung work net natin? Diba? From work net, equivalent pala yan sa fume. So, from here, lagay natin is yung heat addition din sa constant volume. So, heat, ano yung heat addition at constant volume? So, MCV T3 minus P2 plus. Okay, lagay natin dito. So, M, yung ano naman, yung heat addition at constant pressure. So, MCP T3 minus, P4 minus T3. Okay? Tama ba? Kasi, pag ganun siya, so T3, T4. Okay? Plus. Plus, but ito ay rejection. So, negative. Okay? Negative. Rejection sa constant volume. Okay? So, MCB T5 minus T1. Okay? Over. Ano ba ibig sabihin ng BD? So, yan yung kinompress mo siya at the original volume and then may natirang clearance. So, ito ay equal sa B1 minus B2. Okay? Yung malaking volume minus na maliit na volume dun sa combustion natin, dun sa dual cycle natin. So, from here, ngayon, ito, gawin natin ito in terms of T ulit. Okay? So, lagay natin dito, PMI is equal sa lahat, gawin natin in terms of T. Ito, in terms of CV. So, lagay natin dito, factor out natin lahat ng M. MCV. So, ito, pwede ba natin palitan ito in terms of K? So, C, diba, K natin is equal sa CP over CV. So, therefore, kung papalit natin CP, CP will be equal sa KCV. So, here, kung constant pressure to, so palitan natin ito ng CV, then, meron tayong K dito. So, saan natin lalagay yung K? Ito na lang, lagay natin K. Okay? So, lahat, factor out natin yung M. MCV. Okay? So, MCV. Factor out natin MCV. Okay? And then, itong T3 mo. Saan equal yan? T3 mo. Ito yan, di ba? So, lagay natin dito. Factor out natin si T1. Sige. Kasi lahat yan, isa-substitute natin in terms of T1. Okay? Ah, hindi. Sige, diretso na natin. Para mamaya natin factor out. So, lagay natin T1 times RK raised to K minus 1 minus. Ay, hindi. Hindi pala. RP. Quantity RP. Okay, RP. Then, minus. Si T2 naman, T1 minus RK, K minus 1. Okay? So, dito pa lang yan. A portion na to. Plus. O, meron kang K dito na natira. Kasi, pinaktarot mo si CB, MCB. So, therefore, may K ka natira. And then, here, si T4. So, lagay natin dito. So, pakalap natin T1 dito sa loob. Okay, T1. And then, merong factor out mo rin si ano. So, hindi. Ilagay na natin buo. So, RK, K minus 1, times RP, times RC, then, plus. And then, next, is T3. Ano yung value ng T3 natin? Equal sa T1. Tama? T1, RK, K minus 1, RP. Tama? Okay. Then, minus. So, pinactor out natin si MCB. So, T5. Anong value ng T5? T5, T1, RP, RC. So, T1, RP, RC, raised to K, minus T1. So, ngayon, factor out natin si T1. Ay, di. Over pa pala yan sa B1 minus B2. Okay. Next, factor out natin to. So, PMI ulit. PMI, then, factor out mo si T1. So, MCB T1 over
Wala pa pala. Anong over? So, ayan. Napaktrot na. May matitira ka dito. So, matitira sa ito. May RK ka dito. May RK ka. So, common factor. So, RK raised to K. Then, RP minus 1. Tama? So, this portion plus K. Then, K plus K. And then, here, common factor is RK. Then, RT. So, lagay mo dito, RK raised to K minus 1, RP. Then, quantity. So, lagay mo yan, quantity. RC minus 1. Kasi may RC ka dito, tama? RC, tapos may 1, wala na. Papactor out mo yan, common factor sila. Then, minus, eto, common factor niya si T1. So, lalagay na natin doon. Therefore, RP, RC raised to K minus 1. Quantity yan. Okay. Therefore, tapos na. Over T1 minus T2. So, okay. May napapansin ba kayo? Ano bang value nito CB? CB. CB in terms of R will be equal sa CB will be equal sa R over K minus 1. So, from this portion, substitute natin yan dito. So, here, M, R, over K minus 1. Tama? Then, T1. Okay? So, here. Ito na yan. Itong portion na to. Ngayon, para mawala tong, ano natin dito, si B1. So, divide both sides by B1. So, divide natin dito sa taas, B1. Then, here, B1 ulit. Okay? So, ano mangyayari? Therefore, may B1 ka dito. Tama? B1. Eh, ano to? Eh, ano ba to? Equal yan sa ano, di ba? Ano may ano natin? Ideal gas natin, di ba? P, P is equal sa M, R, T. Then, kunin mo si P equal sa M, R, T1 over B. Ito yun, di ba? Portion na to. So, therefore, P yan. Ibig sabihin, ito pala ay equal. So, ito, disregard po muna yan. So, ito pala ay equal sa, itong portion na to, equal sa P, P1, which is the initial pressure, over K minus 1. So, equal pala yan dyan. Ito naman, equal pala ito saan? Saan ito equal? Itong portion na to. So, 1 minus B1 over B, B1, B2 over B1, equal yan sa reciprocal ng compression ratio. So, therefore, equal pala yan dito. And then, ano natin? Simplify natin. So, cross multiply. RK minus 1 over RK. And then, itong RK na to, mapupunta dito sa kabila. Okay? So, therefore, ito yan. Itong portion na to, mapupunta dito sa kabila. So, ito na siya. Therefore, ang magiging formula mo is, ito, P1, then, angat si RK, okay, over K minus 1, sa dito, and then, itong, nasa baba, okay, yung RK minus 1, so, lagay natin dito, RK minus 1, this portion, okay, and then, lagay natin dito, so, ayan na siya, times, ito, RK raised to K minus 1, then RP minus 1, then plus R plus K, and then ito naman ay RK, K minus 1, RP, then RC minus 1, then minus ulit RP, RC raised to K minus 1. But here, naka-close and then close na. Therefore, ito yung formula natin sa pressure min. Okay. Ngayon, hinahanap yung PMI, di ba? Doon sa problem, wala tayong given na pressure. So, pag walang given yan sa pressure, pag tinabi yan sa vortex ang walang given na pressure, lagi yung atmospheric pressure, which is equal sa P1
or 101.325 kPa. Or in terms of English, 40.7 PSI or pounds inch square. Okay, so kPa yan. Okay, so ngayon, isolve na natin. So substitute lang itong mga value na to. So ayan, PMI, so solve na natin. Final answer will be, okay, wait. Okay guys, bali ang gawin nyo, para mas mabilis ma-solve to, gawin nyo itong part na to, isave mo sa A. Save mo sa A. And then itong part na to, ang formula mo, isave mo sa B. And then itong part na to, save mo yan sa C. And therefore, kung sasagutan natin siya, okay, so sinave ko to sa A, ito naman sa, ito sa B, okay, and next is, substitute natin yung formula, okay, substitute natin given, ito 101.325 to ah, okay, so therefore 1.325 times 15 raised to 0.3 then 14. Therefore, ito ang sagot A, okay, and B minus C. Therefore, ang sagot is 6,340.2 or 6,350 kPa. Medyo mataas talaga yung pressure dun sa ito, ano tong pressure na to? Ito yung pressure dun sa loob ng engine natin. So, taas, taas ng pressure niya. So, therefore, ito yung sagot. Okay, so, gawin nyo lang, is-derive lang kayo ng derive ng formula. Makukuha at makukuha nyo yan. So, kahit anong cycle pang ipaan sa inyo, tawag doon, itanong, so, masasolve, masasolve nyo. Hindi kailangan magkabisado. Huwag tayong magkabisado. Lagi tayong magdi-derive ng formula. So, yan lamang. And that's all. And then, God bless all. And thank you. Okay?